Ito, ayan, yung bagong palit namin. Kung mapapakinggan nyo, pinong-pino yung tunog, oh. Hindi, ayan, dito tayo sa Santa Rosa. Dito sa mismong EK. Alam niyo ba ibig sabihin ng EK? Pare, ano ibig sabihin ng EK? Ano? Earning Kingdom. Earning Kingdom, ayan. Ito yung may-ari ng EK. Ayan yung EK, kitang-kita natin yung EK, oh. Kaya hindi pa ako nakakapunta dyan. Bale, gagawin natin dito, mag-install na tayo ng water pump. Ito, nabuo na namin kanina yung water pump. Actually, may existing na storage tank na sinda, sir. Gagawin natin, kumbaga, ibubus lang natin yung tubig, no? Palaksin yung tubig. Patay ka lang, matigas yun. Gamit yung ano, yung ating tulas. Water pump. Yun, medyo... Ito si Pare Erning, yung nag-iingay eh. Galit na galit. Parang gustong manakit. Pare. Oh. Pare, ba't ikay parang namumuti? Ah, gawa doon sa ano, pintura nung hole. Kinain mo? Hindi. Kinain mo kala ko, kinain mo. Kaya ka namuti sa pintura eh. Pagkakaroon ng balik tayo. Ito yung water pump. Ito yung dala natin na Eurostar 1 HP. Tapos, 40 liters na bladder tank. Yan yung gagawin natin. Gagawin natin yun. Nabangit nga, ibubus natin. Kasi, actually, yung kanilang ano, storage tank, ang ano, is mag-supply sa baba, storage tank, walang pressure. At the same time, may mga gate valve pang pinipihit sa baba. Halimbawa, magkakarga si storage tank. Then, pag kailangan nilang gamitin, may gate valve sa baba na i-on nila yon. Then, kailangan, napansin ko, kailangan laging naka-off yung gate valve niyo. Kasi once na naka-off yun, naka-on, magbabackflow yung tubig. Ito kayan. Ayan ako, makita nyo. Natuloy yung tubig. Kasi ini-on ko yung tubig. Magado sa ilalim na ano, na gagaling yung supply ng tubig. Kahit sabihin natin may float valve dito. Kasi mangyayari nun. Yung connection niya, tsaka dun sa loob ng bahay, iisa. Ibig sabihin, dapat yung mag-fill dito kay, ano, kay storage tank. Galing na sa main. Hindi din nakakonnect or nakatilang dun sa baba. Yun yung magiging problem nyo kapag gano'n yung ginawa nyo. Kasi, mangyayari niyan, yung nag-fill dito, syempre, nakatok yung float valve. Doon naman sa ilalim yung gagaling yung tubig. Yun. Isa yun sa problema kapag kaisa yung ganyan. Kaya kailangan, pag maglalagay kayo ng gantong storage tank, yung magsusupply sa kanya is galing kay main meter. Hindi siya kukunik, halimbawa, sa banyo or sa faucet ng sink or lababo. Yun. Yung dapat yung gagawin natin. Kaya ito, ibabago natin to. Mula dito, pababa. Dito tayo dadaan sa pababang ito. Yun. Di ba, Pare Erning? Okay. Ano, okay? Para naman. Sige, paring sa'yo na nga lang, Are, ano? Okay. Oh. Ito sa setup na to, gagawin natin. Ito yung supply na pababa. Ayan. Yan. Gagawin natin. Kakat na natin ito. Tapos, pagkakat niyan, dito na papasok, dito pababa, yung ano, galing kay water pump o yung meron ng pressure na tubig. Tapos ito, pagkakat natin yan, ito naman, kukunin natin, siya yung papunta naman sa inlet ni water pump dito. Yan, siya yung magsusupply. Kasi si water pump dito kukuha tubig kay, ano, kay storage tank. Yun. Ngayon maglalagay din tayo ng float switch. Ito yung float switch. If ever na, yeah, yun. Maubos or madrain si water storage tank, hindi masusunog yung ating water pump kasi kapag walang mahigop na tubig si water pump, masusunog siya. Yun, yun naging problema. Kagaya na may nag-email sa akin isang araw, deform yung kanyang impeller, sunog yung stator. Pinakita niya ano daw ang cost nun. Sabi ko, sir, na grand dry siya or tumakbo yung ating water pump na walang tubig, kaya ganun yun. Sinangguni lang sa akin yun. Medyo malayo yung bahay niya, hindi ko alam kung yung area niya along north, nasa north siya, parang mga Pangasinan, ganun. Nagtataka siya, naging problem bagong install lang daw yung kanyang water pump. Yun. Yun. Ito yung magsisilbi sa kanya, magsiswitch off or magkakat ng current. Kapag ka walang tubig na, kakat yung current, turn off si water pump, hindi masunog yung ano, yung ating tubig. Yun nga yung nabanggit ko sa inyo, nag-send sa akin sa email. Pinakita yung video, bakit daw ganun yung nangyari sa water pump niya. Sabi ko, sir, nag-run dry nga siya, tumakbo na walang tubig. Yan.
nasunog yun. Kasi deform yung ano pinakita niya. Yun. Kaso medyo malayo siya kaya hindi ko marirefer yung kanyang water pump eh. Yun, nasa parting norte yun. Ayun, nakat ko na yung PVC, or sorry, yung PVR pipe, yung nasa baba nung ating storage tank. And, bali, ito, yun yung magsusupply, ito yung water pump, magsusupply papasok ng bahay. Dito siya kinunik, dito sa water pump natin, ayan. So, nagabang ako dito nanti, ito para ipag-ipaprime, if ever ipaprime natin yung ating water pump, bubuksan lang natin to. Ayan. Pero ngayon, gagawin muna namin, unahin muna namin yung electrical supply ng kuryente ito. Actually, yung electrical, doon siya kukuha dito, pababa, sa ating ano, main meter. Kasi, wala nang access ng kuryente galing dito. Tapos, maglalagay kami ng panel sa second floor, ayun. Tapos, takbo dito yung PVC. Yung panel natin, gagawin natin, doon na rin na andun yung breaker nito. Kasi ito yung rooftop. Pag dito pa tayo naglagay ng panel board, maging problema ng owner, kailangan pa nilang umakyat. If ever magka-problem at i-off yung breaker, kailangan pa nilang umakyat. Ngayon, yung ating breaker nito, itong ating water pump, nasa second floor. Maglalagay kasi kami dun ng ano, MCB panel board. Tapos, yan na ito, babatak na namin yung wire. Dito na lang namin tataas. Ito yung wire natin. Dalawang line 1, tapos line 2. Tapos ito yung importante, kailangan may ground. Na parang siya ni? Yun, oh yes, para kasi yes yes boy ah. Tapos nasa baba si paring ano, Erning. Yun ang ulo, ulo. Hoy, para kitab na ulo mo. Hindi tayo rinig, nasa taas tayo. Hoy, para Erning, kitab ang ulo ah. Medyo parang nagarit sa kanyang buhok eh, pinaubos. Yun, ito, yung wire natin, dalawang line 1, tapos line 2, tapos yung ground. Kasi, kahit sabihin natin hindi sa motor, kailangan papatakbo pa rin tayo ng ground hanggang doon sa panel. Pakita ko yung MCB na ikakabit natin mamaya. Na, ano na, nabakbak na yung paring seno yung, ano, yung, pagkakabitan nun. Ah, pare? Sige, pare, yun, i-underground na lang natin yan. Pare, angat mo muna yan, yung wire. Iangat mo muna yung wire, tapos ano, basta tanggalin mo lahat yung PVC yung dadaan natin para ano, nakabaon siya. Yan, pare, ito, pasok muna. Yan. Ito yun, ang pinapasok mo yung parang seno. Pare, pagpapasok mo, itutuwid mo to. Yan, para hindi siya sumabit. Yun, ganun pag magpapasok kayo ng wire, para hindi kayo mahirap magahin. Yan, pare, yan. Even po. Tapos yan, para kahit ganyan kahaba or malayo yung pagpapasukan, hindi ka mahirapan. Yan, kasi inuuna namin kasi parang uulan. Actually, kanina sobrang init nga dito eh. Mas nasurflap kami. Yan, thank you na lang kay owner. Kay sir, yan, dirigya kami ng payong. Tapos yun, ibino ko pa yung tolda. Nagawa din kami sa baba. Yan, no. Hindi kami nainitan. Dire-diret yung gawa namin. Yun, no. Dirigya kami ng payong. Yan, thank you sa owner din sa may-ari. Yan. Nag-effort pa para hindi lang kami mainitan. Kasi parang nakakaya yata kay pare Erning eh, no? Eh, pag mainit. Itang bumbunan. Kahit ang bumbunan. Bakalag natin. Ha? Baka ano, pare? Bakalag natin. Bakalag natin. Parang hindi yata maan ng lagnat yun. Ayun, nasa baba. Sorry, nasa rooftop tayo. Kung tutusin, second, almost fourth floor na to. Kasi nasa rooftop tayo ng ano eh. Tapos tayo ng third floor. Anyways, nakakabit na yung ating ano, water pump. Kaso may problema ako. Mabagal siyang humigop or mag-fill ng tubig. Pakita ko sa inyo. Pero ito na rin yung ano, float bulb natin, nakakabit na. Yung float bulb, ang purpose niya, pag bumaba na yung level ng tubig, mamatay na siya. Or magka-cut off na yung ating ano, yung current niya, kaka-cut off niya. Then, mamatay yung ating ano, water pump, hindi andar. Pag ganyan, malapit na maubos yung tubig natin. Ito, try natin. Plug ko muna yung water pump. Ito. Yan. Direct ko muna. Tinry ko kasi kanina. Tapos, yun yung problem ko. Kaya tinawagan ko na si supplier ko. Sabi ko, sir, may problem yung ating water pump. Pinarinig ko din, medyo maingay. Ayan. Check out. Pagdating niya ng 30,
doon i-stop siya, hindi siya na nahigop, natigil yung paghigop niya. Yun o. Wala siyang bukas na gripo. Dapat yan ang mangyayari niyan. Dire-diret yung suction niya. Kasi wala nakabukas na gripo. Diret yun na siya hanggang 40. Yun o. Tigil siya. Actually, sana i-ayusin ko yung ano. Kaso, yun, kahapon ko alam ito kinuha kay supplier. Ang gusto ko, bago pa rin yung gagamitin ni ano. Kahit kaya natin siyang i-repair, gusto ko wala nang problema, kumbaga bago yung ipapalit, iiwan natin bago kay customer. Kung magka problema man siya in the future na, halimbawa 4 to 5 years, 3 mga ganun, halimbawa may problem, may mga leak, mga minor, pero yung mga ganyan hanggat cover pa siya ng 7 days replacement, yun, iano ko na para walang problema. Then guys, oh, sobrang tagal niya magpuno. Nakistady siya dito sa 34 and 35. Bago pa siya mag 40, napakatagal niyang humigop. Yun yung isang nagiging problema ni ano, ni sa matagal humigop. Yan, yung problema yan. Dapat, ano yan eh, magka-cut off na eh. Ayun o, sobrang tagal. Ayun o, bago siya mag-cut off. Halos nasa 40 seconds. Ayun, almost 1 minute. Dapat hindi ganun. Finally, nandito na ulit kami sa Santa Rosa. Almost 10 a.m. na inabot kami. Kasi night yung ano, water pump. Napalitan namin. Ito yung bago. Yan, pialitan namin. Kasi nga yung kahapon, matagal mag, ano, magpuno. Hindi ganun yung regular na takbo ng isang 1 horsepower. Kumbaga, tapos, although malakas yung presyo niya, pero sa akin, hindi yun yung regular na normal na takbo ng isang 1 horsepower sa all yung performance na isang 1 horsepower, guys. Kaya pinilit yung mapalitan, yun. Samot na si pare Erning. Pare, happy birthday pare. Thank you. Oh, yan. Birthday ni pare Erning. Natarbaho, ganyan po kasi pag yan, kahit mapera na. Talagang natarbaho kahit birthday. Yung buwanak ng duke, maglulupa. Oh, yan. Asindero pala. Marami daw lupa. Ito, ayan, yung bagong palit namin. Kung mapapakinggan nyo, pinong-pino yung tunog, oh. Tsaka ang bilis na magkarga. May bukas na gripo yan sa baba. Kaya testing ni owner. Ito, makikita nyo. Parang hindi naandar yung tunog niya, kung mapapansin nyo. Kaya para sa'yo, eh. Oh, ano naman, yun guys, ito yung ating bagong motor na. Bali, pinalitan namin ito kanina umaga kasi gawa na nangyari. Is, hindi magandang, ano, mag-pump or maingay pati yung ating water pump. Baka wala pang isang buwan, eh, medyo may problema na pagka yun eh, tinuloy natin. Yan. Yan, maraming salamat po muli sa inyong lahat sa mga nagtitiwala. Subscribe nyo na rin po yung channel natin sa mga yung parang nakapanood. Like, share, and click nyo na po yung notification bell para like updated sa mga video na upload natin. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa lang sa pagwa sa atin dito sa Santa Rosa sa pagtitiwala. Ayan. Maraming salamat po. Stay safe and God bless po.